Hindi tinanggap ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chair Attorney Romando Donartes ang paghingi ng tawad ng driver ng pulang SUV na kumaladkad sa isang enforcer ng ahensya sa Taguig nitong kamakailan. Anya, hindi katanggap-tanggap ang ginawa nito sa kanilang enforcer dahil nalagay sa alanganin ang buhay ng kanilang empleyado. Ang insidente ito ay mula sa nag-viral na video sa social media kung saan makikita na mala-action star na sumampa sa hood ng sasakyan ang traffic enforcer matapos niyang tangkaing habulin ang tumatakas at umiiwas na sasakyan na kanyang flinagdown. Ang insidente ito ay naganap sa Sales East Service Road sa Taguig kung saan ang punot dulo nito ay ang insidente sa pagitan ng isang motorsiklo na tinakbuhan ng nakabanggang sasakyan. Ayon sa salaysay ng enforcer na si Alan Hari Sadiwa, sa kaniyang pagpapatrolya ay napansin niyang tila nakahinto ang pulang sasakyan at isang motorsiklo, kaya't nilapitan niya ito upang tanungin kung ano ang nangyari. Pagdapit po sa akin, tinubuan ko po siyang pahintuin and then tanungin kung bakit anong nangyari sa kanilang dalawa. And then, ginawa ng driver ng SUV, yung windows, driver side, medyo binaba niya ng salamin. And then, sinigawan niya ako na nagmamadali siya. Makaraan ang pagsigaw nito ay dito na papasok ang paghabol at pagsampa ng enforcer na nakuhanan sa video. Ayon sa enforcer, sinubukan lamang niya umanong kausapin ang driver, ngunit nakaladkad na ito dahil pinaandar na ng driver ang sasakyan, dahilan para mapakapit siya sa hood upang hindi masagasaan. Makikita rin sa naturang video na may isa pa itong kasamang enforcer na sinubukan ding humabol sa naturang sasakyan, ngunit bigong maabutan. Sa inisyal na investigasyon na pagalaman ang driver ay isang lalaki na nasa edad 40 pataas na asawa ng may-ari ng sasakyan. Paliwanag ng driver, nagmamadali umano ito dahil may susunduin sa airport at ninerbyos rin daw siya nang makitang hinahabol siya ng enforcer. Samantala, hindi naman gumagat si Artes sa pahayag na ito ng driver at pursigidong ipagpatuloy ang kaso kahit na nais na mag-issue ng public apology ng naturang driver. Sa amin po, kahit anong paliwanag at tingin, ay hindi po katanggap-tanggap dahil ito po ay may elemento ng assault of person in authority at talaga po may intent to cause harm sa aming enforcer. Bagamat direktang humingi ng kapatawaran ng driver sa tanggapan ng MMDA nitong umaga ng Webes, tuloy at wala pa ring pagbabago sa pasya ng ahensya at ng sangkot na enforcer. Kaugnay nito, iyahain ang kasong attempted homicide. Sa panig naman ng rider ng isang ride-hailing app company, sinabi nitong nasaktan ang kanyang pasahero. Ngunit hindi na ito nagsampa pa ng kaso sa driver dahil konting pinsala lamang daw ang kanyang natamo at ng kanyang motor. Samantala, hindi pa nakukuhanan ang panig ang pasahero nito kung magsasampa rin ba ito ng kaukulang reklamo hinggil sa insidente. Sa kasalukuyan, naisumite na sa Land Transportation Office ang plate number ng sasakyan at tiniyak na mag-i-issue agad ito ng show cause order sa driver. Sa pagtatapos, panawagan ni Artes sa mga motorista, igalang ang mga enforcer. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.